nitong pagpuna ng dating DPWH Secretariat ngayon, Senador Mark Villar, at panawagan sa investigation na tumutugma din sa sinasabi ni Professor Malutikia that these are evident malpractices, corrupt practices, and very scandalous anomalia sa mga proyekto sa flood control among other infra projects. Tunghayan po natin ito. Lubhang ikinababahala ni Senador Mark Villar ang naranasang matinding pagbaha sa Metro Manila at mga karatig probinsya nito kamakailan. Sa kauna-unahang pagkakataon kasi ay parang wave pool ang baha sa labas mismo ng Senado. Mas malala naman ang sitwasyon sa iba't ibang lugar. Sa isang exclusive ambush interview sa Villar Sipag Awards sa Paranaque, sinabi ni Senator Villar na laking gulat niya kung bakit umabot sa Senado ang baha at maging ang parking area nito ay halos abot-tuhod din ang level ng tubig. Sinabi rin niya na bilang miyembro ng Public Works Committee ay magsusumiti siya ng resolusyon para agad itong maimbestigahan ng Senado. Kabilang anya sa gustong imbestigahan ay ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Nakita namin first hand dahil bumaha yung Senado. Kaya kakausapin ko rin yung DPWH. Gusto ko rin malaman kung anong nagbago, ba't biglang bumaha sa Senado. At may mga ibang areas, marami nakita natin ano yung effect. So kailangan natin na malaman kaagad kung ano ba naging cause. Para kay Senator Mark, na dati ring kalihim ng DPWH, posible na may kinalaman ang mga reclamation projects sa Manila Bay sa matinding pagbaha. Ang Senado ay katabi lamang ng isang reclamation site sa Manila Bay. Anya, dapat na matukoy ng DPWH kung ano at saan banda ang problema. Ang DPWH din kasi ang pangunahing ahensya na nagtatayo ng mga flood control projects. I think that's very possible. Kaya kailangan talagang makipag-coordinate sa DPWH dahil sila yung technical experts sa baha. Marami pong experts sa DPWH at kailangan makonfirm natin sa lalong madaling panahon kung anong ba talaga ang main cause. Pero sa ang opinion ng karamihan, may effect talaga. Sa tingin ko rin, may effect din naman. Pero para kay Senadora Cynthia Villar, na kilalang environmentalist, nakatitiyak siya na ang reclamation sa Manila Bay ang dahilan ng mabilis na pagtaas ng nivel ng tubig. Sinabi niya na posibleng nahihirapan sa paglabas ng tubig papunta sa dagat ang ilog na katabi lang din ng Senado dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Wala naman yung dati. Hindi naman binabaha ang Senado dati. So I think it's the result of that reclamation. Lahat naman nagsasabi na iyon ang reason. Kasi may major river kami sa tabi ng Senado, di ba? Na lumalabas sa Manila Bay. Baka nahihirapan na siyang lumabas doon. Binanggit ng Senadora na matagal na niyang pinututulan ang reclamation sa kanilang lugar sa Las Piñas at Bacoor, Cavite, na sakop rin ng Manila Bay. Kapag bumabaha kasi, ay tiyak na maapektuhan rin ang Las Piñas Paranaque Wetland Park na isang legislated protected area at nagsisilbing tahanan ng iba't ibang klase ng isda at ibon. Gate din niya, natataas ng hanggang 3 palapag ang tubig baha sa Las Piñas batay sa pag-aaral mismo ng DPWH na siya ring nagbabala sa kanya noon. Yung Molino is connected to Zapote River and then yung Paranaque River is connected to Las Piñas River. So interconnected kaming apat na river. Talagang pinag-aralan niya na pag nireclaim kami, talagang babaha kami from 6 meters to 8 meters. And that is 3-story building. And 6 meter na baha is 3-story building. Kaya talagang predicted na yan ng DPWH. Sinabi na sa akin yan long before na wag ako papayag kasi babahain kami. Kaya I've always fought against reclamation. Kaugnay nito ay kinestyon ni Senate President Francis Chis Escudero ang flood control projects ng gobyerno na anyay bilyong-bilyong piso ang nakalaan mula sa national budget. Kanya rin inilahad na imbisigahan ng Committee on Public Works na pangunahan ni Senator Bong Revilla ang palpak ng mga proyekto sa kabila ng napakalaki nitong pondo. Ayun, mga kababayan, tatanungin natin si Professor Malutikia. Ma'am, itinuturo nila ang factor daw is possible reclamation area dyan sa May Roas Boulevard, sa May Manila Bay. Na hindi po yan proyekto ni Pangulong Duterte, yan ay sinimulan 2023. Mm-hmm. Pero sabi mo nga kanina, that is secondary. Mm-hmm. Because the entirety of the problem is wala talagang naipatupad na matino at maayos na infra
support for flood control all over Metro Manila and other key cities in spite of the fact that kinumpute mo kanina close to 1 trillion pesos. Oo, close to 1 trillion. Kung iko-combine mo ang national appropriations at, local. At ang local. Oo, wala pa dyan yung foreign funded. Yes, ha? Na in-assist sa gobyerno ni Marcos. Oo. At ang sabi ng taong bayan, for the last 10 years, hindi nila naranasan ito. The last was Undoy, 2014. After Yolanda yun. Mm-hmm. Ma'am, where is really the problem coming from? Leadership ba? Pangungurakot ba ng mga kongresista at mga politiko na tinotolerate na ngayon ni Marcos ng tulutodo? O lahat ng ito ay naging dahilan na rin ng paglubha ng kalagayan sa ating flood control and flood situation kung bakit naalimpungatan ang buong bansa sa kapalpakan at kagahaman ng mga nasa gobyerno ngayon? Well, Eric, alam mo kung titingnan natin, may aspeto na public management, okay. Aspeto ng public administration, at may aspeto rin ng taong bayan. Mm-hmm. Yung sa taong bayan, yun yung basura. Mm-hmm. Pero discipline, ang basura, oo, discipline, wag mo naman itapon-tapon kung saan-saan, no? Pero ang question mark diyan, saan ba ang mga solid waste facilities ng NCR? Ang isa na sa Montalban. Oh. Tapos ang balita ko itong sa Pampanga na waste to energy facility, mm-hmm, gustong sarhan, mm-hmm, at tatayuan daw ng mga hotel, ng mga, mm-hmm, kung ano-ano, nasa loob ho yan ng Clark. Ang apektado ho doon sa Pampanga, 150 LGUs, hospitals, and businesses. Oh. So, saan mo yun ilalagay? No? Oho, napakadaming tonelada ng basura. Makikita nyo, no? Pag kayo dumaan after nung Karina. Si Karina, by the way, hindi lumapag. Hindi. Yun ang si Undoy, at least lumapag talaga. Si Karina ho, hindi lumapag. Dumaan lang ho at nahila ng habagat. Mm. Pero ganito ang nangyari sa atin. Imagine nyo ho kung may bagyong bumaba, mm, at talagang tayo tinamaan. So may public management aspect, yan yung sinabi ko, yung MMDA, si Presidente, si NDRRMC, at ang local. Mm. Ang sa taong bayan, yung basura. Ayun. Okay? Ngayon ho, kung titingnan ho natin ang NCR, abay, gawin na ho natin tong special political region, ang NCR. Magkaroon tayo ng gobernador para meron tayong iboboto at meron tayong may accountability. Sino ho ang sisisihin natin sa MMDA? Oo nga, no? Wala ho. Diba? Ang bawat LGU nagko-contribute sa MMDA ng pondo. Tama. Oh, tapos, ang tubig at ang basura does not know any political boundaries. Tama. Ang basura natin, lalo na doon sa pagitan, Quezon City, Manila, Caloocan, 'di ba? Quezon City, Caloocan, Manila, Caloocan. Mm. Pag tiningnan mo 'yan, ang basura, nagro-cross siya ng political boundaries. Tama. Ang baha, nagro-cross ng political boundaries. Pwede ba naman ho ang solusyon ng Caloocan o Nabotas pang kanila lamang? Wala akong pakialam sa inyo. Tama ka. Kita nyo ang nangyari sa atin. Lahat ho tayo may pakialam at lahat ho tayo dapat ma-involve. Kaya nga yung rage. Sabi ko nga, rage against the dying of the light. Mm. Ito ho ay dapat wag nating ipamana sa susunod na salinlahi. Yes. Sulbahan na ho natin ngayon, Mr. President. Ayusin natin. Nasa kamay mo, dahil ikaw ang leader, okay? Tama. Wala nang iba. Nasa kamay mo para masolusyonan ito. At yan ay pananagutan at obligasyon niya. Yes. Sa Senado, natutuwa ako na baha ang Senado. Bakit naman? Para nakita nyo kung ano nararamdaman ng bawat isa. Ayun. na Pilipino, yung 7 million residents ng NCR. Ayun. Para nararamdaman nyo. Oh, sa mga senador, tingnan naman ho nyo. Hmm. Hindi na ba ho tayo magbabago? Parati na lang ba ho ganito ang gagawin natin? Ang masakit dyan, wala namang tulong. Mm-mm. Sa ordinaryong citizen, meron ba ho tayong insurance? Wala. Ah, yung mga nasirang gamit. Ano ang gagawin? Hindi lahat 'yan kukuha na naman sa bulsa nila, nakakaunti. Tapos tatlong araw walang trabaho yung milyong-milyong Pilipino. Oo. Tapos na andiyan yung nagbabadyang pag-increase ng electricity, 'di ba? Sinabi na ng Meralco sa July. Ay, Mr. President, pwede ba gawin nating holistic solution ito at umupo kayong mga leaders?
wag na ho natin pag-usapan muna ang politika, umupo ho para mapag-usapan ano ba ang solusyon natin gagawin. Ayun. At yung solusyon na yon ay pang long term. Hindi ho pwede ang short term dito. Hmm. Yung sinasabi niyong 5,500 blood. Abay, blood control completed. Oo, di ba? Ikaw completed. O, ano nangyari? Completed eh. Di ba? Kaya ang akin. At marami pa daw iba. Hmm. So, sir, ay, transparency, pakita nyo, nasa amin yan. At bawat isang Juan de la Cruz, titingnan. Ay sir, hindi ho ito umaandar. Mm. Ay sir, hindi ito. Mm. Yan ho ang governance. Ibaba nyo sa taong bayan at titingnan nila. Tama ba, sir, dito ho nagbabaha sa amin. Dapat ma'am, hands-on. Oo. Hindi pwedeng papel lang ang tanggapin mo. Napilitan siyang lumabas, ma'am, ha? Si Marcos Jr. Oy, pero maling-mali yung ka-Eric, ha? Kaya nga. Yung discarte niya. Sa akin, maling-mali yun. Kasi, sir, ano naman ang tingin mo sa taong bayan? Kakaway-kaway ka. Oh, tapos nagtatalunan sila. Bibigay mo yung kaya nga, yung tulong. Tapos si Abalo sa likod niya, hindi mo maintindihan ano ang kanyang ginawang pagkakaroon ng emergency conference para ipatupad ang relief, rescue, and rehabilitation support sa tao. At saka walang advance team eh. Wala. Basta sulong. Tapos may kamera. May kamera. Interview. Kita mo sa nasa likod dyan. Dyan sa picture niya. Nasa likod si Secretary DPWH. Si Bunuan. Bunuan. Tumitingin sa si cellphone Abalos. Niya. Hindi magkaintindihan. Itong optics na ito, hindi ho kailangan yan, sir. Ang kailangan, pagalitan nyo. Kausapin nyo lahat ng mga mayors. Hindi yung MMDA yan, sir. May general supervision powers ka. Kaya mo yung kausapin ng mga lahat ng mayor, pagalitan mo at sabihin mo, from now on, I want these things done. Correct. Action ho ang kailangan.